So, yun, good day sa atin mga paps. Good day, good day. Sobrang nagpapasalamat sa last vlog natin na pinanood yun ng sobra. And so, yun, natuwa ako ng sobra sa inyo. Na-appreciate ko yung mga comment ninyo, nakakataba ng puso. Sa mga nag-PPM sa akin, thank you so much. Yan. Yun, sa mga, ano, mga paps, sa mga nag-PPM sa akin na minsan hindi ko na nare-replyan. Lalong-lalong doon sa page ko, tsaka doon sa personal account ko sa Facebook. Minsan hindi ko na kayo ma-replyan kasi syempre inuuna ko yung mga ano, unang nag-PM mga paps. Kaya yun, kung mapapansin nyo yung mga iba hindi ko na ma-replyan. Pero ginagawa ko yung best ko para ma-replyan ko kayong lahat. Alam ng mga subscriber natin yan mga paps. Yan. So yun, thank you so much po talaga. Tsaka dun sa mga bago pa lang po. Kung bago pa lang po kayo sa ating channel. Sinasabi ko sa inyo, please like, comment, and subscribe na lang yan mga paps. Yan. Ay naku. So yun, naka-white and red tayo. White and red na rin. Yan. Eh, yung dati kong stock na rin. Pero ano nga ba yung topic natin for today mga paps? Well, ang topic natin for today mga paps, it's all about, alam niyo yung oil cooler mga paps? Oil cooler na kinakabit sa mga motorcycle. Yan. May mga ilan tayo kasing subscriber na nagkabit kasi ng oil cooler. Tapos may mga conflict na nangyari sa kanilang motorcycle. May problema yung iba. Parang walang nagbago, ganun. Dati pa rin, parang ganun. So, yun, sasagutin natin yan. Pero, syempre, bago po tayo mag-start, gusto ko munang batin yung mga subscriber natin nagpapa-shoutouts, mga paps. So, yun, shoutout sa inyo, mga paps. Please watch this. Okay, so yun mga paps, thank you talaga. Lalo sa mga nag-comment talaga, natuwa lang talaga ako ng sobra sa kanila. Ay nako. Yun, napalit na pala ako ng sticker mga paps. Nagpalit ako ng sticker kasi nagasgas ulit eh. Nagasgas yung sticker natin kinabit dati, kaya pinalitan ko. So yun, nag-Thailand sticker tayo mga paps. Bagay ba? So yun, balik tayo sa topic natin mga paps. Yan. Yung mga subscriber natin na nagkabit ng ano, oil cooler, kasi yung oil cooler na yan, mga paps yan, tulad doon na sa screen na yan, ngayon yung mga kinakabit talaga nila sa smash natin. So, sa madaling salita mga paps is, minomodified nila yung motorcycle natin. For what reason mga paps? Ang reason kasi ng ano, kaya sila nagkakabit ng oil cooler mga paps is, madali daw uminit yung makina ng motorcycle natin. Yan. Ngayon, i-explain ko muna kung bakit umiinit agad yung makina ng motorcycle natin mga paps. Yan. Kaya umiinit yung makina ng motorcycle natin mga paps. Kasi unang-una dyan, lalong-lalo sa mga newbies, bago pa lang yung mga motorcycle ninyo mga paps, meron kasi yung makina na hindi pa po na-reach yung break-in ng motorcycle natin mga paps. Kasi syempre, halimbawa na-reach mo na yung 1,500 na ano, na break-in ng motorcycle natin. So ang nangyayari doon, yung makina pa lang po natin is nag-uumpisa pa lang po siyang ano, masanay na laging ginagamit. Kaya kung mapapansin ninyo, yung makina nyo madaling uminit. Yan. Siyempre, kahit ikaw naman, di ba? Kapag halimbawa, ano bang magandang sample niyan mga paps? Kasi, kapag ang isang bagay, it's parang ngayon mo lang gagamitin mga paps. Eh, parang hindi mo pagamay. Parang ganun. Pero pag yung isang bagay, is lagi mo nang ginagamit, is magagamay mo na yan. So, ganyan. Kapag habang tumatagal yan mga paps, yung biglang init ng motorcycle natin, it's mawawala din yan, mababawasan, lalamig at lalamig yan. Kaya nga yung motorcycle natin, doon sa manual natin, naka-air-cooled siya mga paps. Yan. Ngayon, anong topic natin? Bakit yung iba nagkakabit ng oil cooler? Kasi ang reason nila paps is, yun nga, mabilis uminit yung makina ng smash natin, sabi nila. So yan ang pagkabit ng ano, oil cooler kasi mga paps, ganito yan. Kasi yung sa mga subscribe natin sinend sa ano, sinend sa akin mga paps, eh ganito yan. Alam nyo yung air filter natin mga paps, yan. Itong air filter natin, tatanggalin yan paps, eh mo-modified yan na gagawing malit na air filter, pero yung may mga kulay-kulay mga paps, yan. Tapos, dito sa kabitan ng ano, air filter, dito nakakabit yung oil cooler na tinatawag nila. So yung oil cooler mga paps is ikinukunik dito sa banda, sa
part ng head ng makina natin sa may bandang head, mga paps. Yan. So, ang tanong, bakit okay ba yung oil cooler, mga paps? Eh, yun nga. Sabi ko nga, paps, sa totoo lang, kapag gagawa kayo or kapag mag-upgrade kayo ng ano, ng ating motorcycle, is tignan nyo muna yung manuals, mga paps. Yung oil cooler, mga paps, is choice nyo yan kung gusto nyo po na magpakabit niyan, mga paps. Pero ang suggestion ko talaga, paps, kung nabili nyo na ng stock, stock naman. Kasi ako na yung nagpapatunay, mga paps. Ay, hindi. Ako ba talaga? Hindi yung mga iba, naranasan ko, mga paps. Mas matagal pa yung motorcycle nila sa akin, pero hindi pa sila nagkakabit ng oil cooler, mga paps. Yan. So, yung motorcycle nila, tumatagal na nila na inalagad lang talaga nila sa langis. Ganyan lang, kasi yung nakadesign sa motorcycle natin, it's walang radiator, walang oil cooler, mga ganong klase, mga paps. Kaya, wala kayong dapat ipag-alala. Bakit? Kailangan ba magkabit ng oil cooler? Mga ganon, mga paps. Yan. Kaya, doon sa mga nagtatanong na kung dapat ba na magkabit ng oil cooler, sa tingin ko, wag na, paps. Alagaan nyo na lang sa langis, mga paps. totoo, promise. Yan lang. Alagaan nyo lang talaga sa langis. Yan lang talaga yung suggestion kong masasabi sa inyo, mga paps. Yan. Mamumroblema lang kayo pag dumating yung time na magkakaroon ng tagas, mga ganon. Diba? Siyempre, yung mekaniko hindi magaling yung gumawa, ganon. So, magkakaproblema lang tayo, mga paps. Hindi ko masyadong inaano yung mga mekaniko, ha? Hindi ko minamaliit. Pero, yung sa ating mga raider na motorcycle, na lalo at 150cc yung mga motorcycle natin, hindi ganun kataasan ang naka-displacement, yun, mas maganda na yung pag binili natin na stock, stock na. Tandaan nyo, 115cc lang po yung mga motor natin, or hindi po tayo big bike. Yan. Kaya, yun, mas mahirap. Kaya, mas ano, yung mas manatili na lang tayo sa stock, mga paps. Yan. Kaya, yun, yung mga, ano, mga ibang subscriber natin, parang namumroblema sila sa akin. Yun, nagpapatulong sila. Siyempre, ang ginagawa naman natin, binibigyan natin ng advice at kung ano yung dapat nilang gawin. Yan. Kaya kahit ganyan na ginugulo nyo ako, papasalamat pa rin ako kasi patunay lang yan na nanonood kayo ng mga vlog natin. Papasalamat po talaga ako ng sobra sa inyo. Kasi kung wala ako, ay kung wala kayo, wala yung channel ko na to, mga paps. Promise yan, totoo. Biruin nyo, mga paps, ha, from 0 subscriber ngayon na magpa 5k subscriber na tayo. Lubos lang talaga ako nagpapasalamat sa inyo. Natutuwa ako, grabe. Kaya, yun. Thank you so much po talaga sa lahat na nakasuporta sa ating channel. Ay, nako. Para sa inyo talaga ito, mga paps, palagi. Yung kada-vlog ko, dahil sa inyo ito. Diba? Nga pala, pauwi na tayo. Yun nga, di ba, ipasok ko lang pala, mga paps. Kaya, yun. Kaya lang harta, hindi na kapag vlog. Ginagawa kasi yung dad dun sa amin, eh. Alam nyo naman na yun siguro. Doon sa una kong vlog, sinabi ko na ginagawa yung daan. Pero hindi pa rin ako makamubuon kasi ilang weeks. 3 weeks yata o 2 weeks. Na hindi ako nakapag-upload. Ay, nako. Kaka-ano lang. Gusto ko yung tipong gusto mong buhatin yung motor mo para ilabas. Pero hindi mo magawa kasi nga yung daan sinisimento. hindi pwede talaga. Yun. Gusto ko gumagawa ako ng paraan pero hindi ko magawa. Ano ba yan? Grabe naman yung mga kakatakot na daan dito. Yung mga meetings kaya ito, mga dami nakatambay ngayon, ha. Parang COVID free swing bang, hindi naman, ah. Ay, nako, buhay nga naman. Pero to be honest, ang ganda ng ano, ha. Ang ganda ng hatak ng motorcycle natin. Totoo. Grabe ito, mga ito. Bagata. Mga pinag-uusapan ng mga tao ngayon. Yan, para akong papating. Ay, nako. So, yan, mga paps.
Ay, salamat talaga sa ano, araw na to na nakakwentuhan ko kayo, ganun. Nag-enjoy kayo sa kada vlog natin na nagbomotor, ganun. Natutuwa talaga ako, lalo na sa mga subscriber natin na kailan ka magba-vlog? Kailan ka mag-upload, sir? Namimiss na namin mga vlog mo, ganun. Eh, syempre, may mga ginagawa rin tayo. Pero yaan nyo, ta, meron din yung time talagang mag-focus na tayo sa pag-vlog. Para meron akong maihahatid sa inyo na papanoorin. Ay, nako. Grabe to. Wait. Yung hirap eh, kapag sa totoo lang mga paps. Ayoko kasi ng ano eh, maglinis. Kaya maigat ako sa ano, mga dinadaanan ko. Ang hirap kaya maglinis! Ang mahal kaya ng pakarwash, di ba? Sa hirap ng buhay ngayon, tapos magpapakarwash ka pa, di ba? Kung maglilinis ka naman, papapagod ka, di ba? Saan ka nalulugar? Eh, ako pa naman yung pagka-parking ko sa bahay. Hahanapin ko talaga yung dumi sa motorcycle ko. Totoo, promise. Talagang gagawin at gagawin ko yun talaga. Lalo't kaka-parking ko pa lang. Titignan ko, lilinisan ko na. Ang purpose ko nun, kaya nililinisan ko na agad kasi para hindi ko nalinisan bukas. Ganun. Peace of mind na ako. Pwede na ako makapaglaro. Ganun. Kausapin yung ano, pinakamamahal mo. Ganun. Kaya yun talaga yung ginagawa ko. Bago ko gamitin at bago ko i-park, nililinisan ko syempre. Diba? Tulad ngayon, may mga nadaanan tayong basa. Baka ang mangyayari niyan, it's ano, pag-aano tayo. Maglilinis muna tayo pagka-uwi. So yun, pa-uwi na tayo sa bahay. Pero pasensya na talaga kayo mga paps kung sa mga ibang vlog natin is may mga mura kayo na ano, naririnig. Pilit ko talagang tinatanggal yung expression kung pagmumura. Pero wala eh, ganun talaga eh. Hindi mo basta-basta matatanggal yun eh. Pero ginagawa ko naman para sa mga subscriber natin. Pangit daw kasi pakinggan. Tama nga naman, di ba? Kasi alam niyo naman ako, ayoko kasi gusto ko kung ano yung nakikita niyo sa akin ngayon. Hanggang dun sa paglaki or pag ano, paglago ng channel natin is ganun na ako, di ba? Kung nakita niyo akong kulay red ako hanggang pagtanda. So, yun, taga dito ako eh. Eh, nako. Kinaago na naman yung daan dito. Ay, yung daan yung ano pala, Imbornal. Kap! Si Kapitan. Shoutout kay Kapitan. Tinatawag ba ako? Hindi naman. Hindi naman siguro. So, yan siguro ano, hanggang dito na lang yung ating vlog, mga paps. Siguro mag-upload na lang siguro ako mga tomorrow or ano next day ganun kasi edit ko pa tong video. So yun, maraming salamat po talaga sa ating ano, sa ating mga subscriber na palagi nanonood. Thank you so much po talaga. Maraming salamat. Tsaka ito, God bless po sa inyo. Tsaka lagi po kayo mag-ingat at pauwi na ako, ride safe. Peace out mga paps. Ingat. Bye bye.